Sa video ng PBA Moto Club mga idol, nakita nga natin na interview itong si Ronald Tubid, ang natawag na Fearless sa PBA at kasangga ng The Fast and the Furious na si Mark Kagiwa at JJ Helterbrand. Pero paano nga ba siya naging successful sa kanyang karera mga idol? Samahan niyo ako balikan ang napakagandang istorya ng basketball career ni The Fearless, Ronald Tubid. Bago tayo magsimula mga idol, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at Facebook page. Alright, let's go! Maraming ang napahanga itong si Ronald Tubid mga idol sa kanyang intensity at grabbing energy sa loob ng court. Pero paano nga ba ito nagsimula? Ronald Tubid, pinanganak at lumaki sa Iloilo City. Nahilig din sa basketball sa murang edad. Na-discourage daw siya mga idol noong high school sa dahilan na hindi daw siya nakakasama sa palarong pambansa noong time na yon. Kaya naman mga idol, nasabihan ito ng kanyang ama na magpunta na lang sa Maynila at pagpatuloy pa rin ang basketball. Hanggang sa napadpad nga ito sa UE Red Warriors at nag-tryout. Luckily naman, na-callback nga ito. At sa pagbalik niya mga idol, nabigyan daw siya ng jersey ng UE. Sabay sabi sa kanya na mag-enroll na nga daw siya. Laking tuwa ni Tubid nung time na yon mga idol. At sinabi niya sa sarili niya na pag-iigihan niya para magtuloy-tuloy siya at makuha ang kanyang pangarap. Nun sa UE mga idol, naging kasangga niya ang mga naging successful din sa basketball na si James Yap, Paul Artadi at KG Canaleta. Naglaro din itong si Tubid sa star-studded na Wellcoat Paint Masters sa PBL. Sa kanyang college at PBL career, naging very consistent ang energy nitong si Tubid at nakitaan na wala nga itong takot. Malakas talaga ang loob na naka-impress naman sa mga manonood at sa community ng UE. Matapos ang kanyang stint sa UAAP at PBL mga idol, 2003 nag-decide na ito magpa-draft sa PBA. Drafted 16th overall ng Shell Turbo Chargers. At nag-average nga ito ng 8.9 points per game nung kanyang first year. Nagpatuloy na nag-improve itong si Tubid at 2004 na parangalan ng Mr. Quality Minutes dahil nga sa 22 minutes average playing time niya ay nakakapagtala siya ng 12.3 points per game, 4.3 rebounds at 1.4 assists. 2005 naman mga idol na disband na yung Shell Turbo Chargers at napunta si Tubid sa Air 21 Express. Doon naman medyo bumaba ang mga average niya kasi nung time na yon talagang grabe ang lineup ng kupunan at di siya masyado nagkakaroon ng playing time. Kalagitnaan ng 2006 mga idol, napunta na nga itong si Tubid sa Ginebra kung saan naging malaking tulong ang kanyang energy at hustle para manalo sila sa conference na yon. Doon din sa Ginebra mga idol, nakilala siyang bilang Fearless na naging kasangga nga ni Mark Kagiwa at JJ Helterbrand na tinatawag din The Fast and the Furious. Naging maganda ang karera ni Ronald Tubid mga idol sa Ginebra. Naalala ko pa nga, umiscore ito ng 20 points sa Game 7 ng 2008 Fiesta Conference Championship versus Air 21 Express. At dahil sa performance na yon, nakuha nga nila ang championship at naging co-finals MVP siya kasama ni Eric Meng. Sa Ginebra talaga nakilala at umangat ang pangalan nitong si Ronald Tubid. 2012 naman mga idol, nagsimulang bumaba ang laro ni Tubid at nagpalipat-lipat ng team. Napunta sa Baraco Energy tapos nilipat sa Petron Blaze na ngayon San Miguel na nga. Hindi na masyado nagagamit si Tubid dito sa San Miguel mga idol kasi sa lanim ng lineup. Pero dahil nga malalim yung lineup ng San Miguel, nakakuha pa rin itong si Tubid ng total of 5 championships sa nasabing kupunan hanggang sa na-trade siya sa Kia na ngayon ay Colombian Jeep. Pero hindi naman siya nagtagal dito mga idol eh kasi 2018 binalik ito sa San Miguel. Tapos 2019 mga idol, hindi na na-renew ang contract niya sa SMB at naging free agent. Sa ngayon mga idol, si Tubid nga ay nagmamanage na isang PBA team which is yung Terra Firma nga. Doon na nagpo-focus itong si The Fearless at makikita din natin ito paminsan nakasama sa mga bonding moments ng PBA Moto Club.